Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na po sa inyo, sir. Maikling impormasyon lamang po tungkol sa akin bago ang lahat. Tawagin niyo na lang po akong Ariel, tubong Leganes, Iloilo. At nasa 50 mahigit na po ang aking edad. Dito rin po sa lugar namin sa Leganes, Iloilo, nangyari itong kwento ko. Matagal-tagal na rin po ito. Wala pa po yata akong 20 noon. So kung bibilangin po, talagang mahirap na pong magbilang. Kayo na lang ang bahala. Noong araw po, talagang maituturing na parang liblib po na lugar ang karamihan sa mga baryo po sa bayan namin. Kung baga, malayo po sa panahon ngayon din na medyo umuunlad na rin po ang lugar namin at nakalimutan na ang mga kababalaghang kumalat din noon, lalo na po sa barangay namin. Hindi ko na rin po sasabihin ang baryo mismo, pero nasa liblib po ito na parte ng Leganes kung baga, lalo na po noon. Hindi na po bago sa amin noon ang makarinig ng mga usapan na meron na naman daw nakakita o inatake ng isang aswang. O yung tipong merong namatay po na sanggol dahil daw inaswang. Mga ganon pong klaseng usapin. Nagsimula po ang kwento ko noong gabing pauwi na po ako galing sa aking trabaho. High school lang po ang tinapos ko. Medyo kinapos po kami sa pinansyal kaya hindi po ako nakapagkolehiyo. Dahil po doon, maaga po akong nagtrabaho bilang isang tricycle driver. Nasabi ko pong galing sa trabaho dahil hindi nga po akin yung tricycle. Kaya pagkatapos ko pong mamasada, binabalik ko po yon sa may-ari para igarahe. Bale, nagbabayad lang po ako ng boundary. So tuwing umaga po, maglalakad po ako papunta doon sa bahay ng may-ari. Mga 25 minutes lang po na lakaran. Tapos ganun rin po kapag pauwi na siyempre. Naglalakad po ako noon pauwi pagkatapos ng isang araw na pamamasada. Siguro mga bandang alas 9 na po ng gabi noon. Dahil hanggang gabi din po kasi akong namamasada eh. Ilalarawan ko lang din po muna yung daan ko pa uwi. Bale, palayan po sa magkabilang gilid. Pero may ibang parte po na wala na pong tanim na palay. Dahil dati lang po yun na palayan at puro na lang po kugon yung nandoon. Ganoon din po sa gilid po ng daan. Matataas po na kugon. At hindi pa po sementado ang daan noon dahil medyo papasok po yung amin. Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin po sementado sa ibang parte. Lubak-lubak pa rin po. Tulad po ng normal na gabi, naglalakad po ako doon. Walang dalang kahit anong ilaw dahil kabisado ko naman po ang daan. At kahit kalahati lang ang buwan ng gabing yon, ay medyo maliwanag naman po. Pakanta-kanta pa po ako noon habang naglalakad. Habang hinihilot-hilot din po ang kanang kamay ko. Dahil pagod nga po yon sa isang araw na pamamasada. Nasa kalagitnaan pa lang po ako noon. Nang bigla po akong nakarinig na merong humihingi ng tulong. Mahina lang po yon pero parang anlapit lang po noon sa aking kinatatayuan. Sa totoo lang, mahirap po yung ipaliwanag. Dahil yung boses po, sobrang hina. Pero parang sobrang lapit lang po nang pinanggagalingan nun. Ganon po yung pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung gets nyo ba yung sinasabi ko. Napatahimik po ako sandali at napatigil sa aking kinatatayuan. Nililingon-lingon ko na po sa likod, pati na po sa magkabilang gilid ng daan.
Kasi nga, hinahanap ko po yon kung saan ba yun ang gagaling. Boses po yun ng lalaki. Nang parang naalerto na po ako, ay parang unti-unti pong lumalakas sa aking pandinig yung sigaw po ng humihingi ng tulong. Ganun po yung pakiramdam ko lang noon, ha. Hanggang sa umabot na po sa punto na klaro na po sa akin kung saan yun ang gagaling. Dumampot po ako ng putol na kahoy noon at dali-dali po akong nagsuot doon sa palayan. Dahil bukod po sa alam ko nang malapit lang po talaga yung pinanggagalingan, pamilyar din po sa akin yung boses na naririnig ko. Pagpasok ko po doon sa palayan, wala pa nga pong 2 minuto at natumbo ko na nga po yun. Parang bigla na lang pong nanginig ang kalamnan ko noon dahil sa kilabot na aking naramdaman sa aking naabutan. Naabutan ko po kasi noon ang pinsan ko na itago na lang po natin sa pangalang Elmer, na dinudumog po ng isang nilalang na hindi ko po maipaliwanag ang anyo. Mukhang tao pero mabalahibo at mahaba po yung mga kuko nun. Napakaitim din po nun na halos hindi na po masyadong makita sa dilim. Tama nga po talaga ang hinala ko na kilala ko ang boses. Habang dinudumog po ng hayop ang pinsan ko, tinatakpan po nitong pilit ang bunganga ng pinsan ko habang sinasakal din po ito. Nung maabutan ko po yon, kahit kinakabahan ay parang automatic pong gumalaw ang aking katawan. Kasi nga, pinsan ko po yon. Nagulat din po sa akin yung nilalang. Kasi agad po itong napatingin. Pero agad ko rin po siyang hinampas ng hawak ko pong kahoy. Tinamaan ko po yon sa ulo, pero ni hindi man lang po yon nawala ng malay. Buong lakas ko na po yon. At hindi po masasabi na mahina po yung pagkakahampas ko. Dahil may kalakihan din naman po ang katawan ko noong kabataan ko. At matibay din po yung kahoy na ginamit ko sa kanya. Binatawan po niya ang pinsan ko, pero yung paraan po noon ng pag-angil, talagang kakabahan ka ng sobra. Sigaw po kami ng sigaw noon na meron ngang aswang doon. Agad rin pong tumayo ang pinsan ko dahil parang aatake po talaga yung lintik na aswang na yon. Hinila ko pa nga po ang pinsan ko palayo sa aswang po na yon. Pero napalingon po yung aswang na yon doon banda sa daan. Tapos bigla na lang po yung tumakbo palayo. Sa bilis po nun at sa itim po ng balat, mabilis din po yung nawala sa paningin po namin. Yun pala, may paparating pala doon banda na nakarinig din po ng sigaw namin. Kung hindi pa sumigaw ang mga ito, hindi pa namin malalaman. Patunay na antalas po talaga ng pakiramdam ng aswang na yon, na bago pa man namin malaman na may paparating, ay naramdaman o narinig na po nito. Doon ko pa lang po noon binitawan ng hawak ko pong kahoy habang nanginginig ako dahil pa rin sa takot. May konting dugo po yung kahoy na yon. Nalatang ininda din po talaga ng aswang. Kaya nasugatan ko po ang ulo nito. Dumating nga po yung 2 lalaki at nagtanong kung ano ba ang nangyari sa amin. Sinabi ko po sa kanila ang tungkol doon sa naabutan ko. At sinabi naman ng pinsan ko kung paano siyang napunta doon. Tulad ko po, naglalakad din po pala siya doon pa uwi. Nang bigla na lang daw siyang nakarinig ng pag-angil. Tapos laking gulat daw po nito. Nang may biglang lumabas doon, sabay hila sa kanyang mga paa, papasok doon sa palayan. Medyo nakainom po ang pinsan ko noon, kaya hindi raw siya agad nakapalag. Tinuro po niya sa amin kung saan siya banda hinila. Malapit lang po pala
sa kung saan din ako nakatayo bago ko ito marinig. Talagang totoo po yun, dahil humapay po ang mga palay doon banda. Mula po sa may kalsada, papasok na po doon banda kung saan ko po sila naabutan. May mga galos po ang pinsan ko noon. Ang sabi po nito, kung hindi daw po ako dumating, baka talagang katapusan na raw po niya. Harap-harapan po niyang nakita yung aswang na yon. Kaya maging siya rin po, siguradong totoo nga po ang mga aswang. Sa mga pangil pa lang daw po nun, na ilang beses po siyang sinubukang sakmalin bago ako dumating. Eh akala na daw po ng pinsan ko, ayun na raw nga po talaga ang kanyang katapusan. Talagang sinamantala po nun na mag-isa nga po siyang naglalakad at nakainom pa. Buti at nanlaban din po talaga ang pinsan ko at sumigaw po ito ng sumigaw. Ang sabi po noon ng isa doon sa mga lalaki, kung bakit parang ang hina lang daw ng boses ng pinsan ko nang una ko yung marinig. May paraan daw kasi ang mga aswang para dayain ang pandinig ng mga nasa malapit. Baka malakas lang daw po talaga ang aking dungan, kaya narinig ko pa rin po yon. At kaya naging klaro pa rin po sa akin kung saan yun ang gagaling. Tinanong po nila kami noon kung ihahatid ba daw kami nila, pero tumanggi na po kami noon. Isa na naman pong maling desisyon kung babalikan ko po ang nangyari. Dahil bago pa man po kami makarating sa bahay namin, kasi magkalapit lang po naman ang bahay namin, nakasalubong po namin yung aso po nila pinsan. Yung aso po kasi nila noon ay sobrang lapit po talaga sa pinsan ko. Nakapag ginagabi po ng uwi si pinsan at medyo natatagalan po itong umuwi, umaalis po yung aso at parang sinasalubong po siya noon. Umaabot pa nga po yung aso na yon sa may labasan kung saan pong madalas na uminom ang pinsan ko. At sinusundo po siya ng aso na yon. Talagang hinahanap po siya ng aso kapag ginagabi po ito. Siyempre, tumawa lang po kami. Dahil ilang beses na rin po namang nangyari yon, na kapag nagkasabay po kami ng pinsan ko na umuwi, nakakasalubong po namin yung kanyang aso. Nagmamadali na po kami noon sa aming paglalakad. Kasi nga, gusto na rin po namin ikwento din sa mga pamilya namin ang nangyari sa amin. At kailangan din po namin gamutin yung mga galos po ng pinsan ko. Nang bigla na lang pong tumahol ng tumahol yung aso po ni pinsan. May tinatahulan po ito at nag-aangil po yung aso, na parang may nakikita po ito o nararamdaman na hindi po namin alam. Ang sabi po noon ng pinsan ko, kung sakali man daw na sinundan pa rin kami ng aswang, lalo at nasugatan ko nga po yon, tumakbo na lang daw po kami dahil malapit na lang din kami at wala rin kaming armas. Maya-maya pa po, nung lumingon po kami doon, may nakatayo na pong isang malaking aso sa likod namin. Mga ilang metro lamang po ang layo. Kaya pala tahol ng tahol yung aso ni pinsan doon banda. Ang laking aso po nun. At yung mga mata po nun, talagang kitang kita po sa dilim. Tulad po ng napag-usapan namin, talagang tinakbo na po namin, lalo at walang bahay po talaga doon banda sa daan po na yon. Kakaunti lang rin po kasi yung pamamahay sa baryo namin nung panahon po na yon. Nung tumakbo po kami, ramdam po talaga namin na sinusundan po kami nun. Yung kulay po nun, itim na itim po. At mapupula rin po yung mga mata. Talagang literal po noon na tumatakbo po kami habang sumisigaw. Wala na pong lingon-lingon pa. Hindi naman po namin nakalain na siguro nung malapit na po talaga sa amin yung hayop po na yon,
at maaabutan na po siguro kami. Bigla pong tumigil yung aso ng pinsan ko at lumaban po siya doon sa hayop. Napalingon na lang po kami at nalaman namin yon nung naririnig na po namin ang mga angil po ng dalawang hayop. Parang dalawang mabangis po na hayop na nag-aaway. Napatigil po talaga kami nang makitang yung aso po ng pinsan ko. Walang kalaban-laban pong nilapa nung hayop po na yon. Napasigaw po ang pinsan ko noon at talagang napatakbo po siya pabalik. Nung tumakbo po kasi kami, sumunod naman din po sa amin yung kanyang aso. Hindi naman po namin nakalain na gagawin po yon ng aso niya. Hindi ko po makakalimutan ang imahe sa utak ko ng aso ng pinsan ko habang kagat-kagat po siya sa batok ng hayop na yon at parang laruan po siyang itinapon sa gilid ng daan. Bago pa man po makabalik doon banda si pinsan, bigla pong lumiwanag doon banda sa aming kinatatayuan. Dahil narinig na po pala nila tatay yung sigawan po namin. Parang yung bahay po kasi namin, yung naunang bahay po doon sa mahabang daan na yon. Inilawan niya po kami ng flashlight at tumakbo nga po siya doon. Nung tinamaan po ng ilaw yung malaking hayop po na yon, mabilis po yung tumalon sa may palayan. Tumakas po agad yon. Kahit saan ko pong tignan, alam po naming aswang po yung hayop na yon. Yun po ang parehong aswang na dumumog po sa pinsan ko. Namatay po noon yung aso nila pinsan. Alam ko pong deserve po namin na tawaging duwag dahil doon. Kaduwagan po talaga yung ginawa po naming pagtakbo. Mabuti pa po yung aso, pumalag po kahit ikinamatay po nito. Nalulungkot pa rin po ako kapag binabalikan ko po yon. Pero ang masaklap po doon, karamihan pa po sa mga napagsabihan po namin noon, hindi rin po naniniwala. Siguro ganun po talaga. Hindi maniniwala hanggang sa maranasan na po nila mismo. Ito po ang kwento namin. Ayos lang po kung husgahan po ninyo kami at tawagin po kaming duwag. Pero hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako man ay isa rin po sa masugid po ninyong tagapakinig nitong taong 2021 po lamang. Noong naka-quarantine po ako, nagsimula po akong makinig. Dahil umuwi nga po ako dito sa probinsya namin sa Leyte, galing pong Maynila. Dito rin po sa lugar namin sa Leyte nangyari ito, na hindi ko na rin po babanggitin talaga mismo. Para maprotektahan po ang imahe ng lugar namin at para wala na rin pong issue pa. Alam naman po natin lahat na bagyuhin po talaga ang lugar po namin. Sa tuwing may bagyo po na pumapasok sa Pilipinas, madalas pong apektado po talaga kami. Halos lagi nga po kaming inaabot eh. Dahil nasa silangan nga po talaga kami ng Pilipinas. Mga 10 taon mahigit na po ang nakaraan, sinalanta po ang lugar namin nang magkakasunod po na mga bagyo. Parang 2 bagyo po yon na tumama po talaga sa amin. Sa loob lamang po ng 2 linggo. Magkasunod po yon na bagyo dahil nasa buwan po yon ng Disyembre. Kaya ang nangyari po noon, nawasak po talaga ang bahay namin. As in, wasak po talaga. Na mapapagastos ka po talaga ng malaki kung ipapaayos pa po yon. Nasa coastal area po kasi yung amin. At talagang sobrang lapit din po yon sa dagat, yung mismong bahay po namin. Kaya hindi na po talaga kinaya pa. Nagpatayo na lang po kami noon ng barong-barong muna. Kasi nga, wala kaming panggastos.
Pati po yung bangkang pangisda ng tatay ko, na inakyat na po niya sa dalampasigan para hindi mawasak. Pero tinumbahan naman po ng puno ng niyog, kaya hindi pa rin po nakaligtas. Walang wala po kami noon at wala din pong kabuhayan, kaya temporaryo na lang po kaming nagpatayo ng kubo. Doon po kami nagsiksika noon. Dahil po doon, maswerte naman pong nagkaroon po noon ng pabahay. Parang housing project po ng gobyerno, na para po sa mga sinalanta po ng bagyo na walang matinong materhan. Nakita naman po nila yung sitwasyon po namin noon. At lima pa po kaming magkakapatid, na ang iba ay maliliit pa po. Pangalawa po ako noon at 14 na taong gulang lamang po. Kaya naisama po kami doon sa mga benepisyaryo ng pabahay po na yon. Tawagin nyo nga po pala ako sa pangalang Ramil. Bali yung lokasyon po ng pabahay ay sa ibang barangay pa po. Kaya syempre, lumipat po kami noon. Syempre, hindi na po kami aarte pa dahil magkakaroon na nga po kami ng mas maayos po na bahay. So, yun na nga po. Magkakahilerang mga bahay po yon, na galing po sa iba't ibang barangay na sakop po ng bayan namin ang mga nakatira doon. So, bale marami pong mga tao doon na hindi po talaga namin kilala. Iba-iba pong benepisyaryo. Mismo nga pong katabi naming bahay, hindi po namin kilala noon. Medyo masikip pa rin po yon, syempre, maliit lang po yon na bahay. Pero mas okay po kaysa sa barong-barong na ginawa po namin noon. At least meron pong sariling CR. Maingay po kasi maraming bata, pero masaya naman po, lalo at marami pong mga bagong mukha. May isang kaedad po ako noon na lalaki na nakasundo ko po, kaya okay na po ako noon. Tawagin po natin siyang Marlon, at siya po ang kasama ko nung nagsimula po ang kababalaghan sa kwento kong ito. Sa edad po naming 14, pareho pa rin po kaming mahilig maglaro ng gagamba noon. O teka, huwag niyo po akong huhusgahan ha. Marami pong mas matanda pa sa akin noon na naglalaro din po ng gagamba. Ginagawa po kasi naming sugal yon. Dalawa po kami noon ni Marlon. May dala po kaming flashlight na yung tipo pong kasama po sa isang lighter. Basta yung lighter po na yon, may kasama pong flashlight. Yun po yung gamit namin noon sa paghahanap ng gagamba. Lalo at gabi po kami naghahanap, dahil madalas po ay marami kaming nakukuha kapag gabi. Siguro mga nasa 9 PM o 10 PM na po yon nung pauwi na po kami ni Marlon. Tuwang-tuwa po kami noon, dahil marami po kaming nakuhang gagamba doon sa medyo masukal po na parte sa likod po ng pabahay. Nagulat po ako nang bigla pong takpan ni Marlon ang aking bibig habang nagsasalita po ako sa paglalakad po namin. Tapos agaran din po niya akong hinila payo ko. Sinenyasan po niya ako noon na manahimik at meron siyang tinuturo. Dali-dali rin po nitong pinatay ang flashlight sa lighter po na hawak ko. Nung tignan ko po ang kanyang tinuturo, "Ano yan, tol? Ano yan?" Bulong ko noon nang makita ko po mismo na sa itaas po ng bubong ng isa doon sa mga magkakahilerang bahay, merong marahang gumagapang at nakayuko lang po doon na parang may sinisilip po doon sa loob. Buti po sana kung normal lang po ang itsura noon. Eh kahit hindi naman po ganun kaliwanag ang buwan ng gabing yon, nakikita naman po namin ng malinaw kung paano po yung kumilos. Alam po namin kakaiba. Parang hayop po yon na nasaan yung tao. Parang tao pa rin po yung katawan nito. Pero talagang magugulat ka po na nakikita po mismo yung mahabang dila nun.
na animoy dinidilaan po niya ang bubong ng paulit-ulit habang nakasilip siya doon sa loob ng bahay. Hindi ko po alam kung may butas ba doon o ano, pero yung pagkadapa po nito at yung ikinikilos po nito, talagang parang may sinisilip po ito doon po sa loob ng bahay. Tol, dito lang tayo ah. Kahit anong mangyari, huwag kang tatakbo. Bulong po noon ni Marlon habang nakadapa lang po kami doon sa may damuhan. Hindi po ganun kalapit syempre. Distansyang sapat na po para makita namin ang isang kakilakilabot na nilalang. Maya-maya pa po, umiiyak po yung bata na alam naming doon ang galing sa bahay kung saan naroroon ang nilalang na alam rin naming isang aswang. May bago po kasing panganak na sanggol po doon. At marahil ay yun ang pakay ng aswang na yon na nasa itaas ng bubong. Gusto ko pong tumakbo noon, pero ayoko pong mapahamak. Nakatingin lang po kami doon nang bigla pong may lumabas na lalaki doon sa likod ng bahay at iniilaw-ilawan po niya yung kanilang bubong. Yung tatay po yun ng sanggol na itago na lang po natin sa pangalang Kuya Tony. Siguro ay narinig po nila na parang may kung anong gumagalaw po doon sa itaas. Doon na po ako hindi nakapagpigil at sumigaw po ako noon. Kuya! May aswang sa bubong! Sigaw ko pa po noon. Napatingin po yun sandali sa direksyon namin. At kitang kita ko po talaga na parang mabangis po yun na hayop na agad pong tumalon doon sa bubong sabay tumakbo po doon sa masukal po na parte. Tumakbo din po kami noon ni Marlon palapit doon dahil natakot po kami na baka kami pa po yung atakihin noon. Hindi po yun inabot ng ilaw ni Kuya Tony at sa bilis po noon, hindi po niya talaga napansin yon. Lalo at doon po siya napatingin sa direksyon namin nung napasigaw po ako. Sa amin po nabuhos ang kanyang atensyon na hindi po nito napansing tumakas na po yung aswang po sa kanilang bubong. Grabe po ang kaba namin noon dahil nakita nga po talaga namin. Nung gabi po na iyon, nag-usap-usap po kami pero ikinagulat po namin ni Marlon na halos wala pong naniniwala sa amin noon. Baka pusa lang daw po yon. Baka imahinasyon lang daw namin. Karamihan po talaga sa kanila ay hindi man lang po naniwala. At yung konti pong naniwala ay mga kapamilya lang din po namin. Binaliwala lang po yon nila. Kahit nga po si Kuya Tony, alanganin pa po dahil hindi raw po talaga siya naniniwala sa mga ganong bagay. Kahit sa mga engkanto, kapre, at lalo na raw sa mga aswang. Kinaumagahan po niyan, siya na rin po mismo ang nagsabi na meron nga raw butas yung kanilang bubong. Maliit lang daw yon pero parang wala naman yun doon nung lumipat sila doon. At syempre, bago nga naman yung bubong, kaya bakit may butas na agad? Maliit lang po yun pero nakapagtataka po. Nagtaka po siya na alam ko po noon na napapaisip na rin po ito. Lalo at lagi nga raw umiiyak ang kanilang anak noon. Bagong silang pa naman yun. Pero lumipas po ang mga araw at binaliwala pa rin po yun ni Kuya Tony. Sa mga araw po na iyon, nagmamatsyag-matsyag lang po kami ni Marlon. Napansin po namin noon, napanay po ang punta doon ng isang matanda. Kapatid daw po yon ng lolo ng asawa ni Kuya Tony. Bago lang daw yon dito sa Leyte noon. Kaya madalas, bumibisita siya doon para makipagkwentuhan. Duda po kami noon ni Marlon sa matanda.
Kasi baka binibisita niya sa umaga, pero binibisita rin po niya ng palihim sa gabi. Kakaiba lang din po ang matanda. Ang likot po ng mata nito at hindi po makatingin ng diretso kapag kinakausap. Mukhang hindi po nila napapansin, pero kakaiba po ang tingin niya lagi sa sanggol. Yung tipong parang may ibang binabalak. Kaya ang ginawa po namin noon ni Marlon, lagi po naming binabantayan ng matanda. Kahit wala naman po talagang naniniwala sa mga nakita po namin noon. Isang hapon po, mga bandang alas 5 po ng hapon, nakita po namin na buhat-buhat ng matanda ang sanggol po na anak ni Kuya Tony. Habang naglalaba naman po ang asawa ni Kuya Tony doon po sa may poso, mga ilang metro lang po sa kanilang bahay. Solo po ng matanda ang sanggol, dahil si Kuya Tony naman po ay mahimbing pong natutulog doon po sa upuan sa harap po ng kanilang bahay. Ang ginawa po namin noon, palihim po kaming sumilip sa may parang lababo po nila, dahil meron po doong maliit na bintana. Nung una ay hinihilehele lang po ng matanda ang bata. Kaya aalis na po sana kami, dahil baka makita pa po kami doon at kung ano pa po ang isipin. Pero nung tatayo na po sana kami, bigla po naming napansin na ibinuka po ng matanda ang kanyang bunganga. At nakita po talaga namin na unti-unti pong humaba ang kanyang mga pangil. Nakatitig po siya sa bata na parang wala po sa kanyang sarili. Nakulang na lang, kagati na po nito yung bata. Lalo at tumutulo po yung laway ng matanda na parang takam na takam. Doon po kami napasigaw at sinabi po namin kay Kuya Tony. Pero imbis po na maniwala ito sa amin, ay nagalit pa po sa amin si Kuya Tony. Lumabas po agad yung matanda, akay-akay po ang bata, at sinabi po nitong gumagawa-gawa na naman daw kami ng kwento. Kaya ang ginawa po namin noon, umalis na lang po kami doon ni Marlon. Imagine po ah, binata na po kami noon, pero hindi pa rin po kami pinaniniwalaan. Talagang ayaw po nilang maniwala sa amin, hanggang sa mabalitaan po namin noon na nagkasakit nga daw po yung bata. Pero wala na po kaming sinabing kahit ano kay Kuya Tony. Total, hindi naman po ito naniniwala sa amin. Andun pa rin po ang matanda noon, bumibisita po lagi. Nang mapadaan po kami doon, ngumisi pa po sa amin ang matanda. Dahil alam nga po nito na tama talaga ang aming mga nakita, pero wala nga lang naniniwala. Umabot po sa punto na sobrang lumala po yung sakit ng bata na kailangan na pong dalhin sa ospital. At sa hindi po maipaliwanag na dahilan, ikinalungkot po namin noon ni Marlon nang marinig po namin ang masamang balita na biglaan nga raw namatay ang sanggol. Alam po namin kung sino ang salarin. Walang iba kundi ang matanda na kapatid ng lolo ng asawa ni Kuya Tony. Simula po nang mamatay ang sanggol, parang dumami po ang naniniwala na tama po talaga ang mga sinabi namin. Lagi na rin pong nag-aaway si Kuya Tony noon at ang kanyang asawa. Dahil maging si Kuya Tony nga po, nagduda na po noon sa matanda. Pero huli na ang lahat, wala na siyang magagawa dahil patay na ang kanilang anak. Hanggang umabot po sa punto na umalis na po ang asawa ni Kuya Tony doon. Dahil po sa pag-alis po noon ng asawa niya, napilitan na rin po si Kuya Tony na umalis na rin po doon. At ang mga magulang na lang po nito ang tumira po doon sa bahay na iyon. Hindi ko po makakalimutan ang sabi ni Kuya Tony noon sa amin,
na sana raw, naniwala na lang daw siya sa aming mga sinabi. Hanggang dito na lang po ito. Noong kabataan pa ng Lolo Andoy ko, kinahiligan raw nila ang manghuli ng mga bayawak at malalaking mga ibon doon sa kagubatan sa aming probinsya. Madalas nilang gawing pulutan yon kapag umiinom sila ng tuba tuwing gabi. Alas 4 pa lang ng hapon, nangangaso na ang mga ito. Ang kasama daw ni Lolo madalas ay ang kapatid niyang si Pinong at ang pinsan nitong si Molong. Ang sabi sa amin ni Lolo, sa mga kaedaran daw nila noon, parang sila ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Sila ang pinakamatapang at walang naglalakas loob na kantihin sila sa kanilang mga kaedaran. Medyo may pagkabarumbado rin daw talaga ang mga ito nung kabataan pa lang nila. Kung minsan ay gumagawa din sila ng patibong para sa mga bayawak. At binabalikan na lang nila yon kinabukasan. Ang sinasabi ko nga po palang probinsya ay sa probinsya ng Iloilo. At nangyari itong kwento ko, mga lagpas 50 anyos na rin ang nakalipas. Matagal na rin pumanaw si Lolo Andoy. Pero ilang ulit na nilang naikwento sa amin ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Kaya po dito ako nagpadala ng kwento dahil natutuwa ako kapag nagsasalita kayo ng lingwahe naming mga taga-Iloilo. Pero tatagalugin ko po itong kwento ko para hindi kayo mahirapan. Bale, ang bahay nila nasa may tabing ilog. At ang gubat naman na pinapasok nila ay mga 20 minutong lakaran pa. Pero madalas pa rin nilang gawin yon kapag wala silang pulutan. Kung hindi bayawak, mga malalaking ibon ang inuuwi nila madalas. Diretso luto na yon para sa pulutan nila. Isang araw, may mga nakapagkwento kay Lolo Andoy na doon raw sa kabilang gubat, mga 2 barangay ang agwat sa lugar nila. Marami raw mga ligaw na hayop. Noong panahon daw kasi na yon, makakakita ka pa ng mga ligaw na manok at baboy sa mga kagubatan. Hindi tulad sa panahon ngayon. Ayon pa sa nakapagkwento sa kanila, marami rin daw malalaking ibon na pwedeng-pwede ipulutan at wala raw talagang kabahay-bahay doon sa gubat. Na walang kung sinong pupuna kapag pinasok nila yon. Nagkayayaan ngayon sila Lolo Andoy, Lolo Pinong at si Lolo Molong. Sila lang naman ang malalakas ng loob kasi at ayaw sumama ng iba nilang mga kaibigan. Kinabukasan ng hapon, mga bandang alas 4 ng hapon raw nang umalis na sila Lolo. Sa pagkakataong yon, hindi lang para mangaso. Dahil gusto lang din nilang matignan ang gubat. Nagkahamonan raw kasi sila ng kanilang mga kaibigan. Kung kaya nga ba nila Lolo na magpagabi sa gubat na yon. At hindi naman yon inatrasan nila Lolo. Siyempre matagal na panahon na ang lumipas ng mangyari kaya hindi pa talaga masyadong napupuntahan ng mga tao ang gubat ng mga panahong yon. E kahit nga sa pangangaso nila Lolo, pana pa raw ang ginagamit nila noon. Sila-sila lang din ang gumawa at may kanya-kanya silang dalang itak. Yung bukana pa lang daw ng gubat, medyo mapapaisip ka na talaga. May malaking puno ng naras sa may bukana na parang ilang taon na raw na nandoon. Nung pinasok na raw nila Lolo ang gubat, napakatahimik raw sa loob noon at tanging huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Yung tipong kung mahina ang loob mo, kikilabutan ka na agad sa huni pa lang ng mga ibon. Ang unang ginawa nila Lolo, inihanda nila ang mga patibong para sa mga bayawak.
Nilagyan nila yon ng mga pain. At pagkatapos nun, iniwan lang nila yon at babalikan na lang nila. Hindi naman kasi ganun kadali manghuli ng bayawak. Kung wala kang gagamitin na patibong. Nung mga bandang alas 5 na ay nakahuli na raw sila ng tatlong ligaw na mga manok. Totoo nga ang sabi ng iba na maraming ligaw na hayop doon. Medyo maila pero dahil may mga pana, nakahuli naman sila agad. Hindi pa nakontento sila Lolo Andoy. Dahil talagang hilig nila ang mga aso noon. Bitbit pa nila ang mga manok nang tumigil sila sa kanilang daan. Yun ay dahil may isang matandang babae raw na tinatahak din ang kanilang direksyon. Bale makakasalubong nila at natanaw na agad nila habang malayo pa lang ito. Nagtaka agad si Lolo Andoy. Ano nga namang ginagawa ng isang matandang babae sa ganun kasukal na gubat? Lalo na sa ganoong oras. Yun ang tumatakbo sa utak nilang tatlo ng mga oras na yon. Kaya bigla silang natigilan. Bigla nilang naalala ang mga usap-usapan din galing sa iba nilang mga kaibigan. Na hindi raw totoo na walang nakatira doon sa loob ng gubat. Dahil ayon sa mga usap-usapan, doon raw sa loob ay may nakatirang isang matandang aswang. Agad na tinapik sa dibdib ni Lolo Andoy si Lolo Pinong at Lolo Mulong. Dahil talagang natigilan raw ang mga ito. Tara na, ano ba kayo? Matanda lang yan. Baka taga dito lang yan malapit. Wika raw ni Lolo. At naglakad na rin sila agad. Nung magkakasalubong na sila, tumabi pa raw sila Lolo. Dahil medyo maliit lang ang daan sa loob ng gubat. Siguro, yun yung daang nabuo na ginagamit ng mga magtutroso at ng iba pang mga ngaso sa gubat. Binati pa raw nila ang matanda nung nagkasalubong na sila. Isang mabilis at animoy misteryosong ngiti lamang daw ang naging tugon ng matanda. Pero dahil bata pa at hindi masyadong nag-iisip, tumawa pa raw sila Lolo pagkalagpas ng matanda sa kanila. Tumahimik lang sila nung lumingon raw ang matanda at tinignan sila nito ng masama. Pero talagang walang pakialam sila Lolo. At gusto pa rin nilang ituloy yung hamon sa kanila na magpagabi doon sa gubat. Medyo madilim na raw noon nang makakita sila Lolo ng napakalaking ibon na kulay itim. Talagang may kalakihan daw yon na kahit dumidilim na, kitang-kita nila ang ibon. Nung una ay hindi nila pinapansin. Pero nung nakahalata sila na parang sinusundan raw sila ng ibon, doon na sila umaksyon. Sinubukang panayin yon ni Lolo Pinong. At sa pagkakakita nila, tinamaan daw yon at bumulusok pababa sa may parteng talagang sobra ng masukal. Hindi na nila pinag-aksayahan pa ng panahon na hanapin kung saan yon bumagsak. Dahil talagang padilim na nga. Sa halip, ang ginawa nila Lolo, nagsiga sila sa gitna ng gubat para magkaroon ng apoy. At doon ay niluto nila yung nahuli nilang ligaw na manok gamit yung apoy. Tawa pa raw sila ng tawa. Dahil wala namang espesyal sa gubat at hindi naman nakakatakot. Maya-maya pa, bigla nila ulit napansin na nandoon na naman ang kulay itim na ibon. Napaikot-ikot doon banda sa kanilang kinalalagyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta itim na ibon. Pagkat sinabayan na iyon ang napakalakas na tunog ng wakwak. Kung taga-probinsya ka namin at sanay ka nang makarinig ng tunog ng wakwak ng mga panahong iyon, talagang alam mo ang pinagkaiba ng ibon lang at ng huni ng wakwak. Mabilis daw agad na tinambakan ng lupa ni Lolo Andoy yung apoy na ginawa nila. Kitang-kita kasi ang mga ito mula sa itaas dahil doon sa apoy. Kaya yon ginawa ni Lolo Andoy. At naubos na rin ang mga palaso nila.
Tanging itak na lang ang meron sila noon. Tumakbo sila agad. Wala nang direksyon basta sinikap nilang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Nung pagod na, napatigil sila sa may sapa. Dinig na dinig pa rin daw nilang paikot-ikot ang wakwak sa itaas. Ang ginawa nila, Lolo, doon sa may sapa ay mabilis silang nagpahid ng putik. Buong katawan daw yon. Naalala kasi ni Lolo ang sabi ng mga matatanda sa kanilang baryo. Nakapag nasa ganong sitwasyon ka, magpahid ka ng putik sa buong katawan mo at hindi ka masusundan ng aswang. May tatago raw ang amoy at mahihirapan ang aswang na makita ka. Ang sabi kasi nila, tayong lahat ay sa lupa lang naman nagmula, kaya sa lupa din babalik. Talagang maitatago raw ng nagpahid ng putik ang kung anumang presensya ng tao laban sa mga naghahabol na aswang. Dinig na dinig nila, Lolo, ang paikot-ikot na wakwak. Pero natakot naman silang tumigil doon sa may sapa dahil hindi raw talaga umaalis doon banda ang huni ng wakwak. Maingat silang umalis hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. May nakita silang kubo sa gitna ng gubat na iyon. Buong akala nila, ligtas na sila, lalo at may ilaw sa loob ng kubo. At nung mga oras daw na iyon, tumigil na ang naririnig nilang huni ng wakwak. Marahan na sana silang lalapit sa kubo nang bigla ulit silang nakarinig ng mga pagaspas. Agad na hinila ni Lolo Andoy ang pinsan niya at kapatid at nagtago silang muli sa may damuhan. Mabuti na lang at alerto si Lolo. Dahil ilang segundo lang ang nakalipas, may biglang lumapag mula sa itaas. Hindi man nila naaninag agad. Nung lumapit na raw ang nilalang sa kubo, kitang-kita nilang isang matandang babae na ang naglalakad palapit sa kubo. Tumatagos daw sa labas ang kaunting ilaw mula sa gasera sa loob ng kubo. At doon ay nakita raw nila, Lolo, ang parehong matandang babae na kanina lang nakasalubong pa nila. Tinakpan agad ni Lolo Andoy ang bibig ng dalawa niyang kasama. Pagkat paano nga naman nangyari na ang biglang lumapag mula sa itaas naging isang matandang babae. Ang nakakatakot pa, wala raw itong kahit anong suot at napakagulo raw ng mahaba nitong buhok. Halos hindi na raw sila huminga nang galit na galit raw itong nagwawala bago pumasok sa kanyang kubo, na parang hindi raw ito matanda kung kumilos. Marahil ay galit na galit daw ito dahil kahit tinalugog na niya ang buong gubat, wala itong makita. Mukhang tama nga ang desisyon nila, Lolo, na magpahid ng putik sa kanilang buong katawan. Nung pumasok na ang matanda sa kubo, dahan-dahang umalis sila, Lolo, at hindi na lumingon pa. Ayon pa kay Lolo, mga isang oras pa ang kanilang binuno bago nila nakita ang labasan. Tumakbo na raw ang mga ito pagkatapos nun. Hawak-hawak nila ang kanilang itak. Pero ni hindi man lang raw nila naisip na unahin pang sumubok na lumaban kaysa sa tumakbo. Ayon pa kay Lolo, nagtaka ang mga magulang nila kung bakit ganoon ang kanilang itsura. Sinabi nila ang nangyari imbis na magyabang pa na nakabalik sila ng buhay. Simula noon, tumigil na ang mga ito sa kanilang pangangaso. Sapat na raw yon para madala ang mga ito. Tungkol naman sa matandang babae, kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. Dahilan para mabalitaan na lang nila, Lolo, na wala na raw doon ang nakatira doon sa maliit na kubo sa gitna ng gubat. Kung saan man pumunta ang matandang babaeng yon, walang nakakaalam. Hanggang dito na lang po. Salamat.
Taong 1998, sa isang probinsya sa Kabisayaan. Kamusta po sa inyong lahat? Raquel nga pala, 50 taong gulang. Ang kwento kong ito ay hango sa karanasan namin ng asawa ko. Noong bago pa lang kaming nagsasama. Napangasawa ko ang lalaki na simula high school pa lang ay nobyo ko na. Kaya talagang masayang masaya kami noon. Pero talagang nahirapan din kaming makabuo ng supling. Kung ano-ano na ang sinubukan namin. Pati mga kung anong daw na pinapakuluan at iinumin para daw mabuntis, sinubukan ko na rin. Nagpakonsulta na rin ako sa doktor pero wala talaga. Medyo mataba kasi ako kaya tinulungan ko talaga ang sarili ko na pumayat noon. At sinunod ko rin ang lahat ng sinabi ng doktor. At sa awa ng Panginoon, sa 4 na taon naming pagsasama ng asawa ko, sa wakas ay nabuntis na rin ako. Hindi maipaliwanag ang saya ng pagbubuntis sa unang pagkakataon. Lalo kapag matagal mo na yung inaasam-asam na mangyari. Ganon din ang aking asawa. Tumigil na ako sa pagtatrabaho noon. Kahera kasi ako noon sa isang tindahan ng school supplies sa bayan. Pinayagan naman ako ng amo ko na tumigil na muna sa pagtatrabaho. At pwedeng-pwede naman daw bumalik kung gusto ko pa. Tuwing Biyernes ng hapon ay namamalengke ako. Dahil nagluluto ako ng mga merienda at mga ulam tuwing Sabado lang at Linggo. Malapit kasi sa amin ay may volleyball court. Kung saan medyo nagsisimula na ring makahiligan ng mga tao sa amin noon, ang larong volleyball. Kaya madalas ay may mga taga-kabilang sitio o barangay na pumupunta doon para magpustahan sa larong volleyball. Isang Biyernes ng hapon, habang namamalengke ako, nagulat ako nang may biglang kumalabit sa aking likuran. Paglingon ko, isang matandang babaeng puting-puti na ang buhok. Hindi naman kahabaan pero purong puti na talaga yon na bakas na ang katandaan. Ineng, bakit ka naman pinapayagan ng asawa mo na mamalengke? Hayang buntis ka. Kilala kita. Kakalipat ko lang dito sa barangay nyo. At nakikita kita minsan. Agad nitong wika. Ganun po ba? Ayos lang naman po ako. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. Sagot ko naman. Ang sabi niya ay bagong lipat lang daw siya kaya baka hindi ko pa siya kilala. Nagkataon na bibili din pala ito ng karne. Kaya medyo tinuruan pa niya ako kung paano pumili ng karne. Itago na lang natin siya sa pangalang Nay Mercy. Nung sumunod naman na Biyernes, nandoon ulit ito. At muli itong lumapit sa akin at nakipagkwentuhan. Habang kami ay namamalengke. Nagtanong ako kung saan siya banda sa barangay namin. Pero ang sabi lang niya, malapit daw doon sa may volleyball court. Nagtanong ako ulit kung kaninong bahay mismo. Basta, dyan lang ining. Sayang at hindi ako nagkaapo. Binabae kasi ang anak kong lalaki. At ang anak ko namang babae, hindi rin nabiyayaan ang anak. Malungkot nitong tono pero nakangiti pa rin nakatingin sa aking tiyan. Nakaramdam ako ng simpatya sa kanya. Dahil maging kami nga, hirap na hirap din bago nakabuo noon. Sige po, Nay ha. Mauna na po ako sa inyo. Ipagluluto ko pa kasi ng hapunan ng asawa ko. Paalam ko pa sa kanya. Nakangiti lang ang matanda sa akin nung umalis na ako. Aaminin ko pong nakikita ko rin sa kanya ang nanay ko ng mga oras na iyon. Mga 1 taon pa lang kasi yata nung namatay ang nanay ko ng mga panahong yon. Kaya hindi ko maiwasan na maalala ang nanay ko doon sa matanda. Pagkatapos kong magluto ng hapunan,
Nung medyo padilim na, naalala kong hindi ko pa pala naihatid ang mga karne kong binili sa kapitbahay namin. Ang bahay sa tapat lang namin mismo. Kaibigan ko kasi si Edna, yung nakatira doon. Wala pa kasi kaming refrigerator ng mga panahong yon. Kaya nakikiusap lang ako kay Edna na doon na muna sa kanilang ref ilagay yung karne para hindi masira. Nung pumunta na ako doon, nagulat ako dahil parang pamilyar yung matandang nakaupo doon sa rocking chair. Nung sumilip ako sa bintana. Pero agad kong tinawag si Edna at lumabas naman agad ito. Sa puntong yon, agad ding tumayo ang matanda. At medyo nabigla ako noon. Dahil ang matanda, walang iba kundi si Nanay Mercy. Doon pala ito nakatira. Ang sabi nila, galing daw pala ito doon sa anak niyang lalaki, doon sa Mindanao. At mga 3 linggo pa lang siyang nakalipat doon sa lugar namin. Nagkataon lang talaga na hindi ko siya nakikita. Dahil lumalabas lang ito kapag namamalengke. Parang ayaw pang umuwi ni Nanay Mercy noon. Pero sinundo na ito ni Edna. Nagpasalamat pa si Edna sa akin noon. Dahil kahit papaano, natutuwa raw ang kanyang nanay na may iba itong nakakausap. Natawa pa ako noon dahil tahol ng tahol ang aso namin nung paalis na sila. Pero nung pinandilatan ito ni Nanay Mercy, tumigil yung aso namin. Mga bandang alas 6 ng gabi nung dumating ang asawa ko. Tinawag niya ako agad dahil naiwan ko raw palang bukas ang pinto sa sala. At naabutan niyang nasa mesa na ang aso namin. Sabay takbo nito palabas, daladala ang pagkaing bigay ni Nanay Mercy. Nasayangan ako noon dahil siyempre, hindi ko pa nga natikman. Yung mga natira naman sa mesa, ayaw na rin naming kainin. Dahil siyempre, baka may laway na ng aso. Pero hinayaan na namin at naghapunan na kami. Patapos na kami sa hapunan. Nang mapansin naming parang umiiyak yung aso namin. At umuubo-ubo ito. Yung tipong parang may nakain kung ano. Nung tignan namin, naglalaway na yung aso at malapit nang malagutan ng hininga. Ang pinagtataka pa namin, yung putahe lang naman na gawa ni Nanay Mercy yung nakain ng aso. Karne yon pero wala namang buto doon talaga na posibleng mabilaukan yung aso. Nangingitim na yung dila ng aso at hindi na ito makagalaw. Napaisip kami noon na talagang naaawa sa hayop pero wala kaming nagawa. Dahil halos mamatay na rin talaga ito. Inihiga na lang namin sa maliit niyang doghouse sa may labas lang ng pinto. Mabigat sa loob ko noon. Nung natulog na ako habang ang asawa ko naman, nagpaiwan pa sa sala. Dahil may mga tatapusin pa ito sa typewriter. Bandang alauna ng madaling araw. Tumigil ang asawa ko sa kanyang tinatype. Nung marinig nitong parang umiiyak yung aso namin. Yun bang tipong parang tumatahol pa rin pero sobrang hina. Dahil nga, nanghihina na rin talaga ang katawan nito dahil doon sa kanyang nakain. Tumayo ang asawa ko para tignan kung kamusta na ba yung aso namin. Kinuha niya ang flashlight para tignan yon. Nung lumabas na ang asawa ko, talagang nanghihina na yung aso. Pero nakatingin lang ito ng diretso sa isang direksyon. At patahol-tahol ng napakahina. Na parang meron itong nakikita. At doon nga'y nagulat ang asawa ko. Nung inilawa niya doon banda sa direksyong tinitignan ng aso. Doon sa bintana sa labas lang ng kwarto namin, may isang matandang babaeng nakatayo. Pero hindi lang yon. Ang agad na nagpatindig ng balahibo ng asawa ko ay yung katotohanang nung tinamaan daw ng ilaw ang matandang babae, wala man lang itong kibo na parang
walang pakialam. Nakabuhos ang lahat ng atensyon sa kung ano ang nasa loob ng kwarto. Kawayan lang ang bintana namin. Yung tipong may mga square na butas kung saan pwedeng sumilip. May kurtina naman pero madali lamang hawiin yon. Ayon pa sa aking asawa, dinidilaan daw ng matanda ang bintana na parang takam na talaga ito. Nay Mercy! Nay Mercy! Ikaw ba yan? Sigaw daw ng asawa ko pero parang walang naririnig ang matanda at patuloy ito sa kanyang ginagawa. Nung nilapitan ng asawa ko, ibang-iba raw ang itsura ng matanda. Bukod sa naglalaway, nanlilisik rin raw ang mga mata nito. Doon na napagtanto ng asawa ko na kakaiba na ang nangyayari. Aswang ka palang matanda ka. Hayop ka, sigaw ng asawa ko. At dahil doon ay natauhan ng matanda. Raquel, gising! Gumising ka! Ayos ka lang ba dyan? Sigaw noon ang asawa ko na gumising sa akin. Agad naman akong bumangon. Nanlilisik na raw noon at namumula ang mata ng matanda. Nakulang na lang raw. Atakihin ito ang aking asawa. Kaya nagmadaling pumasok ng bahay ang asawa ko. Kitang-kita ko rin sa bintana ang kakaibang itsura ng matanda. Sigaw ako ng sigaw noon. Ibinaling pa nito ang tingin niya sa akin. Nakulang na lang ay pwersahan niyang sirain ang bintana. Kumuha ng itak ang asawa ko at muli niya iyong nilabas pero narinig na ni Edna at ng iba pang kapitbahay ang mga pagsigaw namin. Samantalang mabilis namang tumakas ang matanda. Ang pinaka nakakainis pa doon, nagkunwari pa itong walang alam. Hindi raw siya lumabas ng bahay. Pero suot-suot niya ang parehong duster na suot niya nung nasa labas siya ng kwarto at dinidilaan ang pintana habang pinagmamasdan akong natutulog. Ate ang opinyon ng mga kapitbahay noon. Pero ilang araw lang ang nakalipas, bumalik ang matanda sa Mindanao. Si Edna naman humingi ng tawad sa akin. Siguro ay umamin na sa kanya ang kanyang nanay na isang aswang ang matanda. Naipanganak ko naman ang maayos ang baby namin noon. Hanggang dito na lamang po. Salamat.